At ang salita ng Diyos, ang sabi po niya, ay siyang nagiging ating ilaw at ating liwanag sa ating pungdaraanan. Kaya po, ang ilaw na ito ay lagi po nating dapat dala-dala sa ating pong mga buhay. Amen po ba? At ngayong umagang ito ay patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon at ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa restoration ng isang broken relationship. Okay? So, hindi lamang po ito sa relationship ng mag-asawa o ng magkakaibigan, kundi ito'y relasyon natin sa Diyos. At napakaganda po ang ibig mong sabihin ng restoration ay ito po ay pagbubuo ng mga nasira. Amen ba? Naalala ko po nung isang nag-celebrate po tayo ng Father's Day, kung natandaan niyo po at napanood niyo po yung isang bata na nagsabi. Sabi niya, ano yung ginagawa ng tatay mo sa buhay niya? Sabi niya, no, ang batang ito ay si Mason, no? Sabi niya, ang tatay ko ay gumagawa ng mga sirang makina at ginagawa niyang bago, no? It's amazing, no? Dahil sabi niya, sirang mga makina, ginagawa niyang bago. Ibig sabihin talagang dire-restore niya, no? The same thing with our God. Ang Panginoon nasa business ng restoration ng buhay ng mga tao. Kung wala ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, eh hindi po kaya nating mag-isa na nabuuin ang ating buhay sapagkat ang buhay natin ay broken. No, unang-una, sabi ng ganun, dahil sa kasalanan, no, we have a broken relationship with God. And because of Jesus Christ, dahil po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay naging buo at naging kaibigan ng ating Panginoon. Tayo po ay na-restore sa ating pong relasyon sa ating Panginoon. Ano ba ang dating ang purpose ng Panginoon, nung layunin ng Diyos, nung nilalang niya ang tao? Sabi ganun, nilalang niya tayo upang tayo ay makasama niya at magkaroon tayo ng tinatawag na fellowship o yung pag-uugnayan sa bawat isa. Pero dahil sa kasalanan, because of the fall of man, no, eh nagkaroon po ng dividing wall ang relationship natin sa ating Panginoon at sa tao. Okay? Ang sabi po doon dito sa isang saying, sabi ganun, broken things can become blessed things if you let God do the mending. Okay, ano ba ibig sabihin ng mending, no? Ibig sabihin ito yung pagtatagni-tagni, no? Kapag ang isang damit ay nabutas o nasira, no? Ang ginagawa po ng mananahe, no, ay nire-repair niya. Tama ba? So, sabi dito, yung broken things can become blessed thing. Yung mga nasisirang mga buhay, no, ay nagiging pagpapalang mga bagay kung ang Diyos ang siyang naggumagawa at nagre-restore ng kanilang buhay. Amen? So, ngayong umagang ito ay expect po natin kung ano man ang mga nasira, nawasak sa buhay natin dahil sa ating mga circumstances and situations sa buhay natin, kayang-kaya ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kayang-kaya ng Panginoon na i-restore sa buhay natin. Amen? So, ang sabi po sa Luke chapter 15, verse 18 to 19, no? Makikita po natin yan sa Lucas 15, verses 18 to 19, no? Yung ating pong scripture ay based on Luke 15. It's about the prodigal son, no? Yung restoration ng prodigal son. Pero mamaya po, habang ating pong binabagtas yung istorya, ay tingnan natin din yung ating mga buhay. Baka kailangan natin ng restoration sa buhay natin. Kaya nga, meron pong tayong tinatawag na panibagong buhay. Ang sabi po doon ng Luke 15, verses 18 to 19, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servant. So ang pinaka-key lesson po ng talinghagang ito ng isang alibughang anak is that
tayo po ay meron pong tinatawag na pag-asa ng pakikipag-isa ulit, pagiging buo ulit sa ating Panginoon. At alam niyo po, makikita po natin yung karakteristik, katangian ng isang ama dito sa ating pong binasang talata ng Luke, no? Makikita po natin, no, na yung kanyang ama, no, ay laging nag-aabang sa pagbalik ng kanyang anak. Amen ba? Na ang puso ng ama, no, ay laging nandoon sa kanyang anak na hindi niya nakikita. Maaring itong anak na ito, no, hindi pa man niya hinihingi yung kanyang pamana sa kanyang ama, eh, nandun pa lang siya sa kanyang tahanan, eh, yung kanyang espiritu, yung kanyang puso, ay malayo na sa kanyang tahanan. Kaya nga makikita po natin yung karakteristik ng isang prodigal son, no, eh, yung kanyang nais, pagnanais na humiwalay sa kanyang ama. At sabi nga, eh, makikita po natin, nung ang Panginoon yung ang kanyang ama ay binigay sa kanya yung kanyang demand, yung kanyang pamana ibinigay sa kanya, no, walang magawa yung ama kundi ibigay, dahil sabi nga, eh, yung desire ng kanyang anak, no, na mapahiwalay sa kanya, no, ay talagang gustong-gusto ng anak. At alam niyo, minsan meron tayong kailangan matutunan sa buhay na ito. Diba? Meron tayo, minsan, mga anak natin, ayaw na ayaw nating nagkakamali. Diba? Tama ba? Sino dito yung merong ganong puso, no? Parang lagi tayong very protective sa kanila, no? Pero alam nyo, minsan, kailangan nating gawin yung mga bagay na sila ang mag-decide sa kanilang mga buhay. Kung sila po ay nasa tamang edad na, no? Nasa accountability na nila yung kanilang desisyon, no? Pwede nating silang bigyan ng laya, no? Para ma-realize nila yung totoong buhay. Ang nakakalungkot po minsan, no? Marami po akong nakikita, naobserbahan, no? Yung mga bata, yung mga anak na pinalaki sa apat na sulok ng tahanan at hindi man lang makagawa ng desisyon ng kanilang buhay. Ito yung mga mas broken at hindi natututo sa buhay. Nandiyan ba kayo? Ako po ay naniniwala sa na kung hahayaan natin sila at hindi naman po sa ikamamatay nila, no, hayaan natin silang mag-decide. At sa ganun, makita natin kung ano man yung kanila pong experience na mararanasan ay matututo sila. At dito po, nakita ko din po doon sa prodigal son. Okay? Nung na-realize niya, na sabi niya, ako ay nagkasala sa langit at sa aking ama. No? So, nagkaroon ng realization kasi nakita niya yung buhay niya. Tama ba? Na parang sabi niya pa nga na mas mapahalad pa yung mga alipin ng aking ama sapagkat sila'y kumakain ng maayos sapagkat ako naman, kasama ko yung mga alaga niyang mga hayop, no? Ang kinakain ng alaga niya, yun din ang kinakain niya. Kaya nasabi niya sa sarili niya, naku, napakaswerte naman, napakapalad naman nung mga servant ng tatay ko. Eh ako dito, naghihirap ako. Diba? Nakita niya, na-realize niya na mali yung kanyang desisyon. At nagkaroon siya ng realization. Ang sabi niya nga dito, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Amen? So alam nyo, napakaganda po na makita po natin yung buhay natin. Na tayo po ay kailangan pong manumbalik sa Diyos. Ma-realize natin na hindi natin kayang mamuhay na mag-isa kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Okay. So, dito po makikita po natin, no, yung istorya na yung kanya pong anak ay iniwan yung kanyang pamilya at nais po nitong isang binatang ito ay yung kanyang pong portion na inheritance ay mapasa kanya at maging independent yung buhay niya. No, at siya po ay nagkaroon po
ng pagpaplano sa sarili niyang buhay. At sabi nga ganoon ng salita ng Panginoon, na-regret niya, no? Na-realize niya na mali yung kanyang desisyon. Alam niyo, sa una, no, tuntua siguro yung binatang ito dahil marami siyang pamana, di ba? They spend yung kanyang inheritance sa kanyang pleasure, marami siyang kaibigan, pero napapansin niya habang nauubos na yung kanyang kayamanan, no, nawawala na yung kanyang kaibigan. Amen ba? Meron ba kayo nakita dito na yung kaibigan niya, tinulungan siya? Kung hindi, no, nung nawala na siyang kayamanan, ang ginawa niya, pumasok siya ng trabaho. Kailangan, maghanap buhay ako. So, yung kanyang trabahong nakuha, nag-aalaga siya ng mga livestock. Okay? At sabi nga noon, napakahirap ng buhay niya nung siya ay lumayo sa kanyang ama, sa kanyang pamilya. Amen? So, tayo po, no, bilang mga anak ng Panginoon, sabi nga, pag ho tayo ay nagsasariling sikap sa buhay na ito, no, napakahirap po ng buhay. Tama po ba? Hindi ho natin sinasabi na hindi na ho tayo makakaranas ng mga pain, ng paghihirap sa buhay na ito, pero ang nais ng Panginoon, sa lahat ng ating mga dinadaanan, dapat kasama natin siya. Sabi mo sa kanila mo, dapat kasama mo si Lord. Amen? Hindi naman po pinangako ng Panginoon na kapag ho tayo ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, wala na tayong problema. Hindi naman ho yun ang sinabi ng Panginoon. Tama po ba? Ang sabi po ng Panginoon, kung may mga problema tayo, sasamahan niya tayo sa problema natin. Amen? Ang sabi niya, pag ikaw ay nabibigatan, ang sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan. Amen po ba? Kaya totoo po yung sinasabi ng Panginoon, ha? Anumang estado ng buhay natin, anumang aspeto ng buhay natin na may kakulangan, ang Diyos ang nagbibigay po sa atin ng provision. Kaya importante po na tayo po ay magkaroon ng realization na without God, we can do nothing in this life. Praise the Lord. Ganun din po, no? Kung titingnan din po natin yung istorya ng prodigal son, no? I-review lang po natin, no? Yung ama po ay meron siyang dalawang anak, no? Yung bunso at yung panganay. So, yung sabi nga natin, yung kanyang bunso, no? Nag-demand sa kanya at lahat po ng inheritance ay kanyang kinuha. So, despite yung hardship, no? Na naranasan ng kanyang ama doon sa kanilang mga negosyo, no? Binigay niya doon sa kanyang anak. So, the father gave the son his portion. So, ang ginawa po nung anak, no, lumalis na siya at siya po ay namuhay ng sarili niya. So, siya ay, lumalis. He traveled, no? Siya po ay siguro nag-abroad siya, di ba? Okay? At siya po ay namuhay na ibig sabihin, parang wala siyang iniintindi dahil marami siyang kayamanan. Tama po ba? Pero dumating po yung panahon na siya po ay unti-unting nawalan at siya po ay hanggang sa pinakasukdulan ng buhay niya, no? Siya po ay kasama ng kanyang mga alaga doon sa kulungan. Amen? Ang maganda po dito, tingnan po natin, ang Panginoon lagi siyang nagbibigay sa atin ng opportunity, no? Na tayo po ay manumbalik. Yung realization po natin. Okay, yung kanyang relasyon na nawala, nais niya na magkaroon uli ng pagbuo at nais niya na bumalik sa kanyang ama. Ngunit meron siyang kondisyon na naman, di ba? Sabi niya, babalik ako sa aking ama, pero kahit hindi niya na ako ituring na anak, pero gawin niya na lang akong alipin. Pero ang gusto niya is magkaroon pa rin ulit ng restoration. Pero alam natin yung istorya, nung siya ay bumalik, kasi nag-aabang yung kanyang ama, no? Nung siya po ay nakita ng kanyang ama na madungis, mabaho, ang kanyang damit ay punit-punit, no? Ano sabi ng ama sa kanya, sa kanyang mga alipin? Diba? Sabi ganoon, kunin nyo yung damit
nabago sa anak ko, ubaran nyo at bigyan ng panibagong damit. Ibig kong sabihin noon, ibinalik nung ama yung kanyang rights na siya ay muling maging anak ng kanyang ama. Amen? Na-restore. Amen ba? Sa ating Panginoon, sabi nga, minsan lumalaliw tayo sa Panginoon, pero sabi nga, yung relationship natin sa Panginoon ay hindi nawawala. Tama po ba yon? Ito maganda sa ating Panginoon, kahit na meron tayong mga pagkukulang, meron tayong mga sariling desisyon sa buhay natin, when we realize na kailangan po natin bumalik sa Panginoon, nandun siya, nakaabang sa atin at handa tayong tanggapin ng ating Panginoon. Amen? So, yung fellowship o yung ugnayan lamang po ang nawawala, pero yung relationship natin ay hindi po nawawala yon. Amen po ba? Kasi mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. So, yung broken relationship na yon, pagkakaroon ng sira ng relasyon natin, no? Eh kayang-kayang iduktong ng Panginoon. Amen po ba? So, kung tayo po ay nandun sa sitwasyon nung prodigal son na yon, ano kaya yung gagawin natin? Minsan, mayroon pa rin tayong pride, di ba? Nakakaya naman. Alam niyo yung hiya, minsan pride pa rin yun, di ba? Tama ba? Parang ayaw nating masumbatan, ayaw nating masabihan, no? Sometimes we nagja-justify tayo sa sarili natin. Naku, baka hindi na ako tanggapin ng ama ko, hindi na ako tanggapin ng magulang ko dahil sa kasamaan na ginawa ko. Pero ano, sa Diyos, lagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon. Maaring matigas ang ulo natin, pero ang Panginoon, He can intervene sa buhay po natin. Kaya niyang manghimasok sa buhay natin kung iaalaw po natin ang ating Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? So, kailangan po, no, na tayo'y manumbalik upang mabuo muli yung ating relasyon sa ating Panginoon. Yan po ay nais ng Panginoon na tayo po ay manumbalik sa Kanya. No, kung paano yung dati nating kapiling, yung ating mga magulang, ang ama natin sa ating pong ang ating Diyos sa langit, nais niya rin na tayo'y makapiling. Hindi lamang po dito sa buhay na ito, kundi doon sa buhay na walang hanggan. Alam niyo, ang destiny po natin, hindi lang naman ho tayo dito eh. Tama po ba? Ang sabi po natin, ang ating destiny ay yung heaven. Kaya kung ano man ang ating mga ginagawa dito sa mundong ito, maging sure tayo na yung ginagawa natin ay para sa ating destination sa heaven. Kaya tayo po, no, ay kinakausap ng Panginoon sa araw-araw ng buhay natin, sa bawat ginagawa natin, kailangan po nating bigyan ng pansin na yung ginagawa ba natin ay ito'y nagbibigay ng luwalhati para sa ating Panginoon. Amen? So dapat lamang po na tayo po ay manumbalik sa Panginoon upang yung mga sira nating buhay ay Kanya pong i-restore at buuin sa ating pong mga pang-araw-araw na ginagawa. Ganun din po, no? Ulitin din po natin yung verse ng Luke 15, 18 to 19. Sabi doon, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servant. So returning to Christ, story, no, itong prodigal son, no, makikita po natin yung critical point na may talagang nandun na siya, no, sub na siya sa buhay, no, at hindi niya nakasabi nga eh, nandun na siya sa pinaka edge ng kanyang buhay, no, konti na lang talagang bibigay na siya. Pero ang maganda po dito, sabi nga nagkaroon siya ng realization sa kanyang mga buhay at siya po ay nagkaroon ng intention na bumalik. Sabi natin, intention. So, yung intention na yon, yun po ang nag-motivate sa kanya, no? Para bumalik sa Panginoon. Tama po ba? Kahit na po medyo parang mabigat sa kanyang kalooban, no?
nagkaroon siya ng intention na bumalik sa kanyang ama. At ganoon din po tayo sa ating mga personal nating pamumuhay, sa ating pong relasyon sa Panginoon. Maaaring tayo ngayon ay meron po tayong iniisip, no? At nasa sukdulan tayo ngayon. Ang sabi ng Panginoon sa atin, no? Maging intentional tayo, ma-realize natin na tayo nagkamali at bumalik tayo sa Panginoon. At ang sabi nga ng Panginoon, handa siyang tanggapin tayo bukas, bukas kamay na tayo ay kanyang tatanggapin sa buhay na ito. Amen? So makikita natin yung moment of humility nung anak na ito. Tama po ba? Nawala na yung kanyang pride. Di ba? Nagpakumbaba na siya. So, sabi nga, nandun na siya sa dulo ng lubid. No? Konti na lang, bibitaw na siya. No? Sino dito yung nandun na sa dulo ng lubid? No? Tama po ba? Na ang inyong kapit ay konti na lang, no? At bibitaw na tayo. Pero dito po, we need to go back to God and ask for His forgiveness. Amen? So, alam din niya kung paano bumalik sa kanyang tahanan, sa kanyang bahay. Tama po ba? So, sometimes tayo din, alam naman natin, gagawin natin eh. Tama po ba? So, alam natin yung daan patungo sa ating tahanan. No? Siya mismo, no? Kahit na napakalayo ng kanyang pinuntahan, napakalayo ng kanya pong paglayo sa kanyang tahanan, alam niya pa rin ang pagbalik sa kanyang tahanan. Amen? So, ganun tayo, di ba? Alam natin kung paano tayo babalik sa Panginoon. Ang sabi po ng 1 John 1:9, if you confess your sin before Him, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Amen? So, it's never too late na tayo po ay manumbalik sa ating pong relasyon sa ating Panginoon. So, maaring napakatagal na panahon na tayo lumayo sa Panginoon, pero ang Diyos, lagi siyang nag-aantay sa atin. Amen po ba? Alam nyo, yung istoryang ito ay hindi lamang po sa ating mga mananampalataya, no? Na para ma-restore yung buhay natin. Doon din po sa ating pong mga kaibigan, mahal sa buhay, na hindi pa nakakilala sa Panginoon. No? Eh, ito rin po ay applicable sa kanilang mga buhay. Maaring sa ngayon na hindi nila nare-realize o hindi nila na-experience yung pag-ibig ng Panginoon. Pero kung maipapakilala natin ang ating Panginoon sa kanila, no, tayo po'y makakapagbahagi sa kanila ng ating mga personal testimony, may pagkakataon na sila po'y kakausapin ng Panginoon. Alam niyo po, sabi nga po, yung tatay ko, no, lagi ko nakakwento. Tatay ko, 10 years bago siya nakakilala sa Panginoon. Biro niyo, nagtsatsaga ako na pinagpe-pray siya, hanggang sa siya po ay magkasakit, no? Ay ginamit ng Panginoon 'yon para siya ay makakilala sa Panginoon. Gawin natin lahat ng pagkakataon na tayo makapagbahagi sa mga taong ito dahil hindi natin alam, no? Kahit kay matagal 'yan o maigsi, no? Eh kailangan natin na tayo po ay makapagdala. Madala natin sila sa ating Panginoon. Amen po ba? Alam ko marami pa sa atin dito na may mga kamag-anak tayo, asawa natin, mga anak natin, no? Mga kaibigan natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. So, ang ating buhay ay magiging reflection, no? Sabi nga ng kabutihan ng Panginoon. So, yung ating pong pagbabalik o yung pagbuo ng ating pong muli sa relasyon sa Panginoon ay kailangan po nating makita sa buhay natin. At yun po ang magiging dahilan, no? Tayo po ay, kapag po tayo'y buo, at tayo po ay merong restoration ng relationship sa Panginoon, tiyak po tayo na yung buhay natin, no? Ay magtatagumpay. Sabi nga eh, yung ating buhay, no? Ay magiging ano, magiging mataas dun sa ating circumstances, no? We will rise, no? Above our circumstances. Amen po ba? Kung dati, ang pamumuhay natin ay parang
Sabi nga nung ating mga saliwikain, no? Sabi nga noon, isang kahig, isang tuka, no? Diba, naririnig natin yun, diba? Alam mo, ang buhay ko, laging ano lang yan, isang kahig, isang tuka. Pag hindi kakain, hindi tutuka. Diba? Parang kung hindi ka kikilos, hindi ka kakain. Yun ang buhay ko. Diba? Pero kung tayo, no, ay nasa Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng motivation, no, magmo-motivate sa atin yung ating magandang relasyon sa Panginoon. Kasi alam natin, yung ginagawa natin ay lagi para sa Kanya. Amen? So sabihin natin, hindi pa huli ang lahat. Okay? So hindi pa huli ang lahat. So kailangan po nating manumbalik sa ating Panginoon. So, tayo din po, no? Mayroon lang pong isang kwento, no? May isa pong tatay, no? 87 years old na siya. At yung anak niya, since na 3 years old yung anak niya, nahiwalay na sa kanya dahil nagkaroon sila ng broken relationship. So after 40 years, tumawag yung kanyang anak, no? At na-realize ng tatay nung babaeng to, no, ay meron pa pala siyang kamag-anak na buhay. For 40 years, wala siyang communication sa kanyang anak at hindi niya alam kung nasaan. Pero one time, no, siya ay tinawagan ng kanyang anak. Alam nyo, kahit na napakatagal, iniisip niya, nako, napakatagal ng panahon, hindi ko nakita to, hindi ko nakilala to, hindi ko alam kung anong itsura, no? Pero hindi ho siya nag-atubili na i-meet yung kanyang anak. Alam nyo, nung na-meet niya yung kanyang anak na may asawa, may apo, talaga naman yung kanyang buhay, no? Talagang nagbumalik yung kanyang ligaya. Bumalik yung sigla ng buhay niya. At na-restore po yung pamilya nila. Amen? Sometimes, ganun po tayo eh. Di ba? Meron tayong mga experience na ganun. Nilolong natin yung mga dati nating mga kamag-anak o yung mahal natin sa buhay na manumbalik. No? Pero sometimes, hindi natin pwedeng pilitin yung ating sitwasyon na tayo ay, sabi nga, pilitin natin na, kailangan mabuo kami. No? Ang kailangan po natin is first, sabi nga, ma-restore muna yung relationship natin sa Panginoon. Amen po ba? At ilalayo ng Diyos na tayo po ay magkaroon din po ng magandang relationship sa ating pamilya. Amen po ba? So, ito po ang parable na ito, no? Yung pagbabalik. Ang importante dito, yung manumbalik tayo. Amen po ba? Maging mainit muli tayo sa Panginoon. Alam naman po natin, ha? Sa kondisyon natin ngayon, di ba? Alam naman natin kung nanghihina tayo or wala yung init ng pag-ibig ng Panginoon. Tama po ba? Kayo lamang po, tayo lamang po, o ako lamang po ang makapagsasabi kung ako'y mainit o hindi sa Panginoon, o hindi sa pag-ibig natin sa Panginoon. Amen? So, hindi pwedeng si pastor na magsabi sa atin na, oy, ikaw ay nanghihina na, no? Sa personal natin pamumuhay, makikita po natin yan sa buhay natin kung gaano tayo kainit o gaano tayo kalamig sa pag-ibig natin sa Panginoon. Amen? So, dadating po yung time sa buhay natin at sasabihin natin, Lord, gusto ko na magkaroon uli ng panibagong at maigting na relasyon sa iyo. Gusto ko na maranasan muli ang pag-ibig na ito at nais kong bumalik sa iyo. Amen? Huwag tayong mag-give up. No? Kaya natin bumalik sa Panginoon. Kasi alam po natin yung daan patungo sa ating Panginoon. Ang sabi po ng Psalms 103 verse 12, ang sabi po dito, as far as the east from the west, so far does He remove our transgression from us. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. So ang Panginoon, punong-puno siya ng pagpapatawad sa atin. Sabi nga, yung pagpapatawad ng Panginoon, kung gaano daw kalayo yung east sa west, di ba? Nakita na ba kayo, nagtagpo yung east and west? Hindi naman po, di ba?
So ibig sabihin, ganun ho ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin, yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Tama ba? Napakalawak ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin. So, ang mensahe na sa atin ng Panginoon dito po sa ating pinag-aaralan ay yung malalim na pag-ibig ng Diyos, yung maigting na pag-ibig ng Diyos ng Panginoong Jesucristo. No, ini-encourage tayo hindi lamang po ng sa bawat individual kundi bawat pamilya po natin, no? At sabi nga itong plano ng Diyos ng kaligtasan ay hindi lamang po sa ating personal na pamumuhay kundi sa bawat pamilya po natin. Tama po ba? Ninanais ng Diyos na ang buong pamilya, buo nating pamilya ay makakilala sa Kanya. Yung nanay, yung tatay, yung ating mga kapatid, to born within the love of a relationship based on God's love. Amen po ba? At yung sabi nga, yung basis ng batas ng pag-ibig ng Diyos ay makikita po natin doon po sa pag-ibig ng isang ama sa kanyang anak at ng kanyang anak sa kanyang magulang. So ito pong parable na ito, makikita po natin yung lalim ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. So imaginein po natin ilang mga kamag-anak natin, ilang mga mahal natin sa buhay ang kailangan nating mabahagian ng mabuting balita ng Panginoon at maranasan nila yung pagpapatawad ng Panginoon. Amen ba? Kung tayo'y pinatawad ng Panginoon, kaya din patawarin ng Diyos ang kanila pong mga kasalanan. So, ang talinghagang ito ay para sa bawat isa po sa atin. Ang ating Diyos Ama sa langit, sabi nga eh, siya po ay nakatayo at naghihintay para sa ating pong pagbabalik at ma-realize po natin na yung ating pong mga buhay ay nangangailangan ng tinatawag na restoration o pagbubuo ng ating pong relasyon sa Kanya. Ang sabi po ng Malakay 4:6, sabi po dito, "And He shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers." So, itong image na ito, yung image ng isang pamilyang ito, ay patungkol po sa reconciliation ng pamilya, ng magulang sa kanyang mga anak. So, turning of heart is quoted, no, sa isa pong prophetic message na ito ng Malakay, no. Ito'y prophetic message na ibinigay kay Malakay during the Old Testament. At itong makikita po natin dito yung reconciliation ng Panginoon dun sa kanyang mga nilikha. Together, sabi nga, this form of promise, no, ay makikita po natin yung grace ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon na pwede po nating i-claim yon sa umagitan ng ating pong pananampalataya sa Kanya. Amen? Maaring siguro meron dito mga anak na medyo iba yung relasyon mo sa yung mga magulang, may problema, at ganun din yung mga magulang natin sa mga anak natin. Tama po ba? Pero wag po tayong mawala ng pag-asa. Ito ang sabi ng Panginoon, no? Kaya niyang baguhin yung puso ng bawat isa sa atin. Amen po ba? So yung relasyon na nasira ay kaya niya pong buuin sa umagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi po ng Proverbs chapter 13 verse 12, "Hope deferred makes the heart sick, but when dreams come true at last, there is life and joy." So ibig kong sabihin, pagka daw nawawala ng pag-asa tayo, no, eh unti-unti nanghihina ho tayo. Tama ba? Pagka nawawala na, parang wala kang nakikitang hope, no? 'Di ba? Sino nakaranas dito pagka yung parang sa tingin mo parang walang pag-asa, nanghihina ka na, and the worst thing is minsan nagkakasakit ka na. 'Di ba? Pero sabi, pag nakita naman natin yung ating mga panaginip na accomplish natin o na-accomplish natin yung mga bagay na nais ng Diyos sa buhay natin, ano daw dumadating sa atin?
katulad daw ng isang puno, no? Ay merong siyang buhay at kagalakan. When dreams come true at last, there is life and joy. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Nais nyo ba na ma-accomplish natin yung mga mission ng Panginoon sa buhay natin? Kapag na-accomplish natin yon, ang sabi po ng Proverbs, ay magkakaroon po tayo ng buhay at kagalakan. Tama po ba? So ito pong parable na to of the lost son is a parable for today. It offers hope for all who long for reconciliation. Whether it be with a child, a parent, or a friend from the past, this story points to hope. Amen? It teaches that even when hope is deferred and the heart is sick, there is promise that hope will blossom in the tree of life. That's life and joy with God. So imagine natin ngayon, at sino ba yung mga taong nais natin na makita ngayon at magkaroon tayo ng reconciliation, no? Magbuo ulit tayo, no? Sino-sino yung mga taong ito, no? Ipanalangin po natin sila na ang araw na ito ay magiging simula ng ating pong pagbubuo muli, no? God is in the business of restoring every broken relationship. Amen. So kung anumang mga pagitan ang namamagitan sa atin, ang krus o ang krus ng Panginoon ang siyang magiging tulay natin para sa reconciliation. Amen. So makikita po din natin, no, sabi po ng Luke 15:24. So sabi nga noon, for this son of mine was dead, sabi niya, nung nakita niya, dahil nga dumating na po yung anak niya, eh ang problema naman po yung isa namang panganay, di ba? Siguro may problema din yung panganay dun sa kanyang bunsong kapatid, di ba? Kasi nung nakita niya, narinig niya na parang may nagpa-party na sa bahay nila. Sabi nung servant sa kanya, o anong nangyayari sa bahay? Bakit parang may ingay at parang may kasiyahan? Ang sabi ng servant sa kanya, eh kasi dumating po yung kapatid ninyong bunso. Nagpapa-party po si sir. Di ba? Anong kagad ang dating sa kanya? Di ba? Nagalit siya. Tama ba? Siguro sa love niya, bakit pa bumalik yan? Solo ko na nga. Ang pamamahay. Wala na akong problema. Dumating pa. Di ba? Pero ano sabi ng ama? Dahil ang ama ay mapagmahal, no? Ni-restore niya yung buhay ng kanyang anak, no? Sabi niya dun sa panganay, sabi niya, for this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost but now he is found, so the party began. So ibig sabihin, no, ang sinasabi niya po dun sa panganay, no, eh buti nga bumalik na siya. At tong kapatid mo, no, nawala na siya sa atin pero muling bumalik sa atin. Amen. Dapat masaya tayo. Minsan may mga taong ganun, di ba? Di ba? Bakit pa bumalik yan? Di ba? Ayan na naman, mag-uumpisa naman ang problema ng buhay ko. Di ba? Pero dapat, no, tayo po, no, kung merong nanunumbalik sa atin, no, kung paano tayo tinanggap ng Panginoon, ganun din po natin sila tanggapin. Amen? So wala pong makakahigit sa pag-ibig, sa karunungan ng Diyos. Kung paano, sabi nga natin kanina, kung ang pag-ibig niya ay ganun kalayo sa east and west, yung kanyang pag-ibig at pagpapatawad, ganun din daw po tayo. So, sabi nga, yung kanyang taon, ng kanyang longing, no, sa kanyang ama, no, ay nakita po natin sa pamagitan ng kanyang pagumalik, no, sabi nga noon, na-restore. Sabi nung ama, itong anak ko, patay na to eh. Hindi ko na, wala na akong pag-asang makita, pero siya ay muling bumalik, no? At siya ay, sabi nga eh, natagpuan ko muli. Ito po ay joy ng ating Ama sa Langit kapag tayo ay bumabalik sa Kanya at meron pong bumabalik sa Kanya. Amen po ba? Sa Colossians chapter 1, verse 20, Christ's death provided a way for all people to come to God. And sabi po dito, for God in all His fullness was pleased to live in Christ. And through Him, God reconciled everything to Himself.
He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. Sabi, for God in all His fullness was pleased to live in Christ. Sabi, through Him, God reconciled everything to Himself. So lahat po tayo, no? Lahat ng bagay, ang ginawa ng Panginoon, nireconcile niya lahat. Tama po ba? Ibig kong sabihin, kahit na ho tayo, no? Dati ay malayo sa Diyos, may problema sa relationship, sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, nireconcile niya tayo lahat. Unang-una, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo ay naging dahilan para tayo ay maging kaisa ng Panginoon. Na dating tayong kaaway ng Diyos, ngunit tayo ay muling naibalik sa piling ng ating Panginoon. So Christ's death provided a way for all people to come to God. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 15, either way, Christ's love controls us. Since we believe that Christ died for all, we also believe that we have all died to our old life. He died for everyone so that those who receive His new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ who died and was raised for them. So, Christ's love compels us, no? Ano ibig sabihin ng compels us? Nag-hold fast, no? Ibig sabihin nun, eh yung pag-ibig ng Diyos sa atin, no? Eh yun po ang naging dahilan upang tayo, no? Lahat ng ating mga old self o yung old life natin, no? Ay binigyan ng panibagong buhay ng Diyos. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, bago ka na pala. Diba? Meron ka ng bagong buhay. Diba? Hindi ka na yung old. Tama ba? Kasi iba yung old eh. Diba? Diba? Pagka yung lumang-luma na, iba na yung amoy eh. Diba? Tama ba? Pero amoy niya, ang bango-bango. Diba? Kasi bago. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. So tayo binago ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Yung dating Dave, hindi na siya si dating Dave. No? Bago na. Tama ba? Binago tayo ng Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil araw-araw, meron tayong sinusuot na bagong damit. Yan po yung damit ng katuwiran ng Diyos at damit na kabanalan ng Panginoon. Amen? Yung mga luma nating damit ay sinira na natin, tinapo na natin, kaya nga, we will live a new life with Christ. Panghuli pong verses po natin, Romans chapter 6, verses 6 to 7, ang sabi po doon sa English version, sabi ganoon, we know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we will no longer be enslaved to sin, for one who has died has been set free from sin, so you also must consider yourselves dead to sin. So sabi po dito, when we are united with Christ, sin no longer has to have control of us. Amen ba? Hindi na po ang kasalanan na magkocontrol sa atin, kundi yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, no? Sa kanya pong pag-aalay ng kanyang buhay. Sabi ganun, yung kasalanan natin, no? Ay hindi na ho maghahari sa atin, kundi tayo'y pinalaya ng Diyos sa kasalanan. Amen? We no longer need to let our sinful nature dictate how we behave. Tama po ba? Hindi natin inaalaw, no? Na magpatuloy tayo sa kasalanan. Kung meron mang kasalanan tayo na nagagawa, no? Ang sabi po ng Panginoon, kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal at tayo patatawarin at tayo ay lilinisin sa lahat po ng ating mga karamihan. Alam niyo, nakita ko dito, ang Panginoon gusto niya lagi tayong malinis sa harapan niya. Amen? Diba sabi nga natin, kailangan lagi tayong naliligo. Kasi gusto ng Diyos malinis tayo sa kanyang harapan. Amen? So ngayong umagang ito, tingnan po natin yung buhay natin. Maaring meron tayong mga
aspeto ng buhay natin o lugar sa buhay natin na kailangang buuin ng Panginoon. Meron tayong mga broken relationship, broken life, no? Ano pa man yung broken sa atin, ang mensahe po sa atin ng Panginoon, tayo'y manumbalik sa Kanya at tayo po ay makakaroon ng kabuuan, kaganapan sa ating Panginoon. Amen? So tayo pong lahat ay yumuko at tayo po'y manalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po Panginoon sa umagang ito. Na itong istorya ng alibugang anak, Panginoon, ay matagal na po namin at madalas na po namin naririnig sa bawat preaching, pamahagi, sa aming po mga cell group, Panginoon, sa aming pakikinig sa radyo, sa TV, Lord. Pero Panginoon, sa umagang ito, ay pakita mo sa amin na meron kaming mga, kung meron kaming mga broken relationship, o broken life, Panginoon. Ang aming mga buhay ay mayroong mga pieces, Panginoon, na kailangan buuin. Panginoon, nais po namin sa umaga ito na kami ay maging buo sa iyong harapan. Hiniling po namin, Panginoon, kung mayroong kaming mga kasalanan sa buhay namin at siyang nagiging dahilan para mas lalo kaming mapalayo sa iyo, Panginoon. Lord, ang hiling po namin sa umagang ito, ibuin mo ang bawat puso nito. Buuin mo, Panginoon, i-restore mo, Panginoon. Tahiin mo, Panginoon, pagtagni-tagniin mo, Panginoon, ang mga broken pieces na ito, Panginoon. Upang sa aming pagharap sa iyo, Panginoon, ay tunay nga, Panginoon, na kami ay merong tinatawag na kapayapaan, kagalakan, sa iyong harapan. Lord, salamat po, Panginoon, muli sa mga oras na ito. Tayo lamang po ang makakasagot ng katanungan na ito. Kung tayo po ay broken, tayo po ay lumapit sa Panginoon. At ang Diyos, siya po ay espesyalista na tayo ay kaya niyang buuin sa buhay na ito. Thank you, Jesus. Panginoon, maghari ka sa buhay namin, Panginoon. Let your kingdom come. Let your will be done, Lord, in our lives. Purihin ka, Panginoon. Kung kayo po ay narito ngayon at sa unang pagkakataon, narinig nyo ang mensahe ng alibughang anak at sa iyong pakiramdam, sa iyong sitwasyon ngayon, ay parang ikaw ang isang alibugang anak, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng realization na kailangan natin siya at kailangan natin bumalik sa Kanya. Kung kayo po ay narito ngayon at nais niyong bumalik sa piling ng Panginoon, matagal niyong nawaglit ang pag-ibig ng Panginoon at hindi niyo naranasan ang Kanyang presensya, Kanyang pag-ibig, nais ko kung kayo po ay ipanalangin ihanda po natin ang ating puso, buksan natin ang puso natin upang tanggapin ang Panginoon sa buhay natin. Meron mo ba nagnanais na tumanggap ng pag-ibig ng Panginoon sa Kanya? Taas niyo lamang po yung inyong kamay sa ating pong mga bagong mga kaibigan na narito. Sige po, wag ko kayo maya. Taas niyo po yung kamay at nais po namin na kayo ay ipanalangin kung meron po sa umagang ito. Meron po ba? So kung wala po, tayong lahat ay tumayo. At tayo po ay lalapit sa Panginoon. At hilingin natin na siya'y maghari sa buhay natin sa umagitan ng ating pagsamba sa Panginoon. Sa
kapangyarihan mo, Ama. Muli po nating awitin. Aming Ama. Maging ito po ay ating panalangin sa ating mga puso. Sa'yo kami nagpapakumbaba. Lumalapit ng may pasasalamat. Pag-arian mo, Ama. Witin po natin. Pag-ari ka upang liwanag mo'y makita sa aming buhay. Kaluwalhatian mo ang siyang ilalahan sa aming pagsamba. Nanalangin sa iyo, Panginoon, sa bawat isang narito, Panginoon, ang nais po namin ay kami patuloy na maging kalugod-lugod sa iyo harapan. Nais po namin, Panginoon, na ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay namin ay maging makatotohanan, Panginoon, at gamitin mo, Panginoon, ang aming buhay para iabutin, Panginoon, ang mga taong lumalayo sa iyo, Panginoon. Mga taong malayo sa iyo, Panginoon, na nais po namin ilapit sa iyong banal na presensya. Panginoon, salamat, Panginoon, na bigyan mo kami ng puso ng mayroong kahabagan, Panginoon. Puso, Panginoon, na mayroong lubos na pag-ibig sa iyo. At nais po namin, Panginoon, na madala ang mga taong ito sa iyong harapan. Panginoon, nais din po namin, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay mayroong mga sirang relasyon sa aming pong mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, o sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon. Lord, aming pong dinidesire sa puso namin, nilalayon po namin, ninanasa po namin, Panginoon, na kami ay magkaroon ng tunay na pagbabago at pagkakaisa. Lord, we thank you for restoring every broken relationship right now in the mighty name of Jesus. Lord, aming pong tinitibag ang mga walls, Panginoon, ang mga pader na itong, Panginoon, ng paghihiwalay at pagkabahabahagi, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, sa oras na ito, patuloy po kami nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan. Katulad po ng aming awitin sa iyo, Panginoon, kami nagpapakumbaba, Panginoon, upang maranasan din po namin ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyo po namin binibigay ang lahat ng papuri at pasalamat. Itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo ay binago ng Diyos. Tayo ay ni-restore ng Panginoon. Tayo ay muling binuo ng Panginoon sa ating pagkakawasak, sa ating pagkakadapa. Tayo ay tinayo ng Diyos. Tayo ay tinanggap ng Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig na ito na iyong pinahayag sa amin. Sa iyo po namin binibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat. Panginoon, walang iba, Panginoon, na aming pong ibibigay sa iyo ang mga luwalhating ito, kundi sa iyo lamang, Panginoon, sapagkat ikaw ang karapat dapat ng Diyos. Walang ibang Diyos na katulad mo, Panginoon. Ikaw lamang ang maghari po sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus.